Sinimulan na ng COMELEC ang bilangan para sa party list groups at target nila itong tapusin sa loob ng 10 araw. Pinapanukala naman ng COMELEC na ipagpaliban ang barangay elections sa Oktubre dahil sobrang dikit ito sa katatapos lang na halalan. Magbabandila si Jenny Reyes. Sa pagsisimula ng canvassing para sa party list, nagdesisyon ang COMELEC na isama pa rin sa bilangan ng boto ang disqualified groups bilang paniguro sakaling paboran ng Korte Suprema ang mga umapela. That we will have to tag it separately just in case. Pag natanggal sila ultimately, tatanggalin na lang namin total votes nila. 111 party list groups ang naglalaban-laban para sa 58 pwesto sa Kamara. Makakapasok dito ang makakakuha ng 2% ng lahat ng boto para sa party list election. Sa ngayon, nangunguna sa bilangan ang buhay. Sumunod ang Advocacy for Teacher Empowerment. Bago pa man magsimula ang canvassing para sa party list groups, ay inasahan na ng COMELEC na haharapin nila ang iba't ibang klase ng aberya. Kaya naman naglatag na sila ng mga remedyo para masigurong mas mabilis ang bilangan. Imbis na basahin isa-isa, fina-flash na lang sa projector ang resulta mula sa COCs. May kopya na rin ito ang mga abogado ng bawat grupo. Samantala, gusto naman ng COMELEC na ipospon ang nakatakdang barangay election sa Oktubre dahil masyado umano itong dikit sa katatapos lang na halalan. Sa kabila naman ng mga batikos, naniniwala ang COMELEC na mas maayos ang halalan ngayon. Ang success nito is because we took over about 60 to 70% from Smartmatic. Nais pa ni Brillantes na bumili ng karagdagang PICOS machines para sa 2016 elections bilang pamalit sa mga nasira. Para sa Bandila, Jenny Reyes.